Dapat igalang ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mandato ng House of Representatives na busisiin ang 2025 proposed national budget ng kanyang tanggapan. Ito ang punto de vista ni Professor Antonio Contreras sa hindi pagdalo ng opisyal sa budget hearing sa Kamara kung saan hindi rin siya nagpadala ng kinatawan. Malinaw aniyang may sama ng loob ang ikalawang pinakamataas sa opisyal ng pamahalaan sa Kongreso. Isang halimbawa aniya ay ang hindi nito pagsagot sa mga katanungan ng mga mambabatas, pero dapat aniyang mabatid ng opisyal na bahagi ng constitutional duty ng Kongreso ang pagsilip sa budget ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Gayun din ang obligasyon ng OVP na sagutin ang mga katanungan hinggil sa budget nito. Paraan din aniya ito ng paggalang sa inter-branch courtesy, lalo't may pantay silang kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. May obligasyon ang mga opisina na huminga ng pera, na hindi naman pera ng mga congressman, kundi pera ng bayan, na ipaliwanag sagutin ng mga katanungan. And that includes the office of the vice president. It was her duty. But apparently, she opted not to appear and not to send anyone to represent her. Kung inaasahan ni Vice President Duterte na igalang ang kanyang posisyon at ang kanyang opisina, sana marunong din dapat siyang gumalang ng House of Representatives